kay Princess Yula Caballero kagabi, pinayagan na rin siya ng kanyang parents na magka-boyfriend. Sa internet naman, usap-usapan ang isang picture ni megastar Sharon Cuneta sa Amerika na looking very happy habang naka-taxi. Ikwento mo, Jeff Fernandez. Prinsesang prinsesa si Yula Caballero sa kanyang white beaded gown sa buong kanyang 18th birthday celebration sa Oasis sa Aurora Boulevard. Escorted pa siya ng direktor ng Enchanted Garden at Cassandra Warrior Angel na si Direk Eric Eason. Sinalubong din siya ng 18 nagugwapuhang TV5 stars kasama sina JC De Vera, Martin Escudero, Rogin Cruz, Albi Casino, John James Uy at Artista Academy Teens na naka-formal lahat. Very touched naman si Yula sa mga naki-celebrate para sa mas mature at bagong chapter ng kanyang buhay. Hindi ko alam, ina-anticipate ko kung ano yung mangyayari. Tapos natatakot ako na may masamang mangyari. Kasi usually ganun eh, kung kailan sobrang special na araw may nangyayari. So I hope na perfect lang sana tong gabing to. Medyo malungkot lang si Yula na hindi makakasama ang tatay niyang OFW sa Middle East dahil di umabot ang ticket na nabili nito pa uwi sa bansa. Pero happy niyang ibinalita na pinayagan siya ng kanyang mga magulang na mag-boyfriend. Yun nga lang, may kondisyon. So lagi lang nilang sinasabi, ang manliligaw sa bahay nanliligaw, hindi sa kung saan saang madilim, kung saang walang tao. Lagi nilang linyin. Hot topic sa internet ang pinaskil ng aktor na si Dennis Trillo na litratong ito ni megastar Sharon Cuneta sa New York. Dito kumakaway si Mega habang nakasakay ng dilaw na taxi. Happy at starstruck daw si Dennis na nakasabay niya si Ate Shawi habang naglilibot sa Times Square. Nagpunta ng Amerika si Sharon kasama ang kapwa-kapatid stars na sina Derek Ramsey at Aga Mulak para sa Memorial Day celebration. Dito sa aking puso. Sikat na sikat ang kantang ito sa Japan at ang boses sa likod nito, dating mananahi mula sa Antipolo na si Jos Garcia. Nasa bansa siya ngayon para sa isang linggong bakasyon. 10 taon na mula nang lumuwas siya sa Japan para maging OFW at doon swerteng na discover ang kanyang talento. Mabait talaga ang Diyos kasi hindi naman ako nakakalimot tumawag sa kanya. Ito naman ang kanyang mensahe sa lahat ng kanyang mga taga-suporta. Maraming salamat po at na-appreciate niyo yung kanta ko. Kasi talaga mula sa puso ko kinanta yun. Jeff Fernando, News 5.